May isang ano po, Japanese tourist na sumakay ng taxi sa Metayuman at siya po ay nagpahatid sa Ninoy International Airport, Ninoy Aquino International Airport, no? Sa kanyang pagbibiyahe along the way sa Rojas Boulevard, biglang merong lumampas kanila na kotse, no? Sabi nung hapon, "Oh, Toyota! Made in Japan, very fast," sabi niya, no? So maya-maya na naman may lumampas na naman kotse sa kanya. Sabi nung hapon, "Nissan, look, Nissan. Made in Japan, very fast," sabi niya, no? At meron na naman lumampas. "Oh, Mitsubishi. Made in Japan, very fast also," sabi niya, no? So yung Pilipinong driver po ay medyo nairitan na, naiinis na sa hapon. At buti na lang malapit na sila doon sa airport. No? Nung malapit na, meron pa lumampas na naman na kotse. Sabi nung hapon, "Oh, look, Honda, made in Japan, belly pass too," sabi niya, no? So hanggang sa dumating na sa airport yung kotse, yung driver, at hininto niya na doon sa departure na area, tinuro ng driver yung meter niya. Sabi niya, "Pay 2,000, sir." Sabi nung hapon, "2,000? It was short ride only. Why so much? Bakit daw mahal?" Nangiti yung driver ng taxi at tinuro niya yung meter. Sabi niya, "Sir, meter, made in the Philippines, very fast," sabi niya. Totoo po yun na mahabilis po ang mga metro ng taxi natin dito sa Pilipinas, no? Kaya mas mainam pa ngayon na mag-grab ka na lang, no? Dahil fixed po yun. Kung ano yung makita mo sa program noon, sa apps, yun na po yung babayaran mo. So, ngayon po ay we will going to see the right thing on our Sabbath observance, no? So, bago po tayo patuloy na mag-aral, tayo po ay manalangin muna. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for your holy presence. At dahil sa iyong presensya, kami po ay napagpapala sa umagang ito. Sa aking pagbabahagi ng iyong salita, ang dalain ko ay pagpalain niyo po ako, ibigay mo ang tamang salita sa aking mga bibig, gayon din ang mga makikinig. Ihanda mo ang kanilang mga puso upang tanggapin ang katotohanan nagmumula sa iyong salita. Nawa ang iyong pangalan lamang maitaas at walang iba, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yan, no? Meron na po tayong slide, no? So, meron po akong isang quotation na rinig nung kami po ay naglipat sa church natin, no, sa Manila Central Church. At ito po ang sinasabi, "The church is a hospital for sinners, not a museum for saints," no? At since yung church po yung hospital at yung sinners po ang mga patients, no? It's just proper to say na yung patient ay should get their proper medicine from the church, no? At alam naman po natin yung mga medicine na yan, yung mga gamot, ay hindi naman masarap, no? Kadalasan po yan ay mapapait, no? Pero ito po ay nagiging helpful, lalo na sa ating mga mahihina, may sakit, no? So, dapat nating marinig sa ating mga church ang katuruan na minsan ay bitter o mapait at nakakasakit sa atin in order to make us acceptable in the sight of God, no? Para maging magaling tayo, maging maayos tayo sa harap ng Diyos, no? Dapat nating tanggapin ang minsan mapapait na mga bagay, no? If your hospital or your church is not giving you the proper medicine o yung bitter truth medicine, magpapatuloy kang maging mahina o nagkakasala, no? Sabi nga, truth hurts, but it will make us better Christian, no? So, yung SDA, mga Adventists po, might be the only religion who observes Sabbath, no? Sabbath day as day of worship. That is why SDA have the big responsibility to tell the world, no? To tell the world that the seventh day
should be observed with all holiness by everyone. Dapat pong malaman, makita ng mga tao na itong seventh day na to, itong Sabat na to, ay ino-observe at dapat observe ng lahat ng tao, no? Sabat should be kept holy, no? The question is, why are you doing it right, no? Tama ba ang pagkaka observe mo ng Sabat na to? Sad to say na ang mga SDA po ay very lousy, no? Hindi masyadong strict sa pag observance natin ng Sabat. Akala natin pag-attend natin ng Sabat service ay enough na para masabi natin na observe na natin ang Sabat ng God, no? So, pero ang Sabat of God should be observed with all reverence, no? It means that we should worship God, giving Him our highest praise. We should offer our thanks to Him and sacrifice our lives or our life to by giving all our minds, all our soul, and all our strength, no? We can natandaan niyo po ba yung storya ni Cain at Abel, no? Pareho po sila nag-alay sa Diyos, no? Pero si Cain, yung offer ni Cain ay hindi po tinanggap, no? At dahil doon si Cain po ay naging nagalit po siya at ang ginawa niya, pinatay niya ang kanyang kapatid, no? Ano po bang problema? Ano mali sa pag-ahain itong si Cain, no? Is God choosy, no? Choosy ba ang Diyos sa mga bagay na ating inihahandog sa kanya? Hindi po ganoon, no? Sabi po sa Genesis 4 verses 6 to 7, then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? Kita po natin dito na doing what is right is very important to God, no? Dapat ginagawa natin yung tama para makalugdan tayo, tanggapin ang ating mga alay sa Diyos. Another story is when the Ark of the Covenant was about to move, no? Itatransfer po yung to sa Jerusalem, no? Ang gusto po ng Diyos dito ay hindi hinahawakan, no? Sa on their journey, no, sa paglalakbay nila sa 2 Samuel 6 verse 6 to 7, sabi, nang malapit na sila sa may giitan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan, no? Sinaluhatan ni Usa ang kaban ng tipan. Ano nangyari? Sa verse 7, nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan na sa ginawang iyon. Noon din, namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan, no? Ano ba problema sa ginawang effort nitong si Usa, no? A precious Ark of the Covenant of God ang mauhulog. Ang ginawa lang naman ni Usa ay yung sa tingin niya ay tama niyang gawin, no? Hawakan, saluhin, at suportahan yung Ark of the Covenant kaysa mahulog. Napaka-cruel ba ng Diyos? No? Napakasamaan Diyos ba para patayin itong si Usa? Sabi po sa Numbers 4:15, but they must not touch the holy things or they will die. No? Meron nung palang utos at alam po yan ni Usa, no? Na hindi dapat hawakan yun, pero hinawakan niya. Kaya ang Diyos was not cruel on Usa for killing him, no? Failing to follow God's precise instruction should lead to God's punishment, no? We can see here that doing what is right is very important to God. Importante po ang paggawa ng tama, no? Hindi lamang yung gusto lang natin, no? At marami pang ang instances na kagaya nito na ang Diyos po ay nagparusa dahil sila po ay nag-disobey sa kanyang mga utos. No matter how good the intention is, no, kahit maganda yung intention mo, pag mali ang pagkakasunod mo, hindi ayon sa kaloob ng Diyos, ikaw po ay mapaparusahan. Kagaya po ng sinabi ko ngayon, today we will see, going to see the right things on our Sabbath observance. No, yung tamang pag-observe, no? Si yung kasalanan ni Cain, ni Usa, ay hindi nga kasama to sa Ten Commandments, eh. How much more the things that nasa Ten Commandments. Yung mga nakasulat, kagaya na lang ng
na lamang ng pag-keep ng Sabat, no? Napakahalaga po 'yon. Exodus 20 verse 8 to 11. Ito po yung binasa ni Sister Gabs na aking anak na nagtatrabaho sa SGB. Nakakagaya ng sinabi ni Elder Ben, no? Remember the Sabbath day but keeping it holy. 6 days you will labor and do all your work, no? 6 days you will labor and do all your work. But in the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. On it you shall not do any work. Ulitin ko po. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or your daughter, nor your male or female servant, nor your animals, or nor your foreigners residing in your town. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the seas and all is in them, no? But he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy, no? Wala raw gagawin anumang trabaho pag araw ng Sabbath. Pati yung kasambahay natin, ang mga servant natin, eh baka pinaguhugas pa natin, no, ng pinggan kapag araw ng Sabat, no? Ayan po ay mali. Dapat daw po natin silang pinagpapahinga at walang trabahong gagawin. Exodus 35 verse 1 to 3, no? Verses 1 to 3. Moses assembled the whole Israel community and said to them, "These are the things the Lord has commanded you to do. For 6 days work is to be done," no? 6 na araw tayo magtatrabaho. "But the 7th day shall be your holy day, a day of Sabbath rest to the Lord. However, whoever does any work on it is to be put to death." Ulitin po natin. "Whoever does any work on it is to be put to death. Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day." Medyo mabigat pa lang kaparusahan ng paglabag ng sa araw ng Sabat. Pero maaaring yung sabihin, "Brother Nelson, hello, buhay pa naman ako ngayon, no? Kahit na nagtatrabaho ko at pinagtatrabaho ko yung iba sa araw ng Sabat, no?" Well, baka nga, no? As in baka nga, buhay ka pa. Buhay pa yung katawan mo, pero baka patay na yung espiritu mo, no? Exodus 16:23, "He said to them, 'This is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a day of Sabbath rest," no? Ibig sabihin, ika-anim na araw 'yon. "A holy Sabbath of the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil," no? Hey, gawin mo na, magluto ka na ng ika-anim na araw. "Save whatever is left and keep it until morning," no? Sa ibang salita, iluto mo na 'yung gusto mong iluto on the 6th day, no? Brother Nelson, alam na namin yung bagay na yan, no? At kaya ko pa i-recite sa iyo isa-isa yung mga bagay na, no? Ang batas ng Diyos, no? The laws of God should not be in our heads only, but most importantly, they must be in our hearts, no? Kailangan nasa puso po natin yun, hindi lang nasa utak at kabisado natin yung mga bagay na yan, hindi naman natin ginagawa. Sabi po sa James 4:17, "Anyone who knows the right thing to do, yet fails to do it, is guilty of sin," no? Eh, alam mo naman pala, pero hindi mo ginagawa. Ano nangyayari? Nagkakasala ka sa harap ng Diyos, no? Alam niyo, Brother Nelson, nagluluto ako ng araw ng Sabat dahil gusto ko yung pamilya ko ay kumakain ng bagong luto, yung mainit pa, no? Kasi special day yung Sabat, no? Anong masama doon, no? Yung katanungan na yan, sagutin natin ng isang talata. Na Isaiah 58 verses 13 to 14, no? "If you keep your feet from breaking the Sabat, and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and you honor it by not going on your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land and to peace on the inheritance of your father Jacob. For the mouth of the Lord has spoken," no? Eh, ang bibigna ng Diyos ang nagsalita sa bagay nito, no? So ito sa talatang ito, no? Sa mga verses na to, what is
what are the most noticeable, no, na na-mention na tatlong beses, no? Sa tingin niyo po, ano yung mention na tatlong beses? No? Not doing as you please, no? Sa Tagalog po, hindi mo gagawin ang gusto mo, no? No? Andiyan na po ba 'yon? Not doing as you please, no? So, the great controversy, ha, is all about God and Satan, right and wrong, obedience and disobedience, no? What pleases God and what pleases us, no? Yan po yung great controversy, laging pagpili nung dalawang side lamang po, no? So, Cain offered a sacrifice on his own choosing. Yung gusto niya lang kung anong handog niya, yun ang ihinanod niya. Pero ang gusto ng Diyos, ni-require niya ang pagpapadanak ng dugo, shedding of blood for the remission of sin, no? Yun pala ang gusto ng Diyos. So, si Uzzah naman choose to touch, no? Pinili niyang hawakan yung Ark of the Covenant instead of obeying God's word not to touch it. Si King Solomon, siya po ay naparusahan for offering to God, no? Naghandog siya, no? Ang paghahandog po kasi ay trabaho lang ng mga Levita, no? At hindi naman siya allowed na gawin yun. Naparusahan po siya. Si Moises po ba? Si Moises po ay hindi nakapasok sa Promised Land. For just striking, pinalo niya lang yung bato. Hello? Ano masama sa pagpalo ng bato? Bato lang naman po yun, no? So, hindi po yun sa ganun, eh, no? Ang ano ba? Ang utos ng Diyos, kausapin lamang. Kaya naman po siya ay naparusahan at hindi siya nakapasok. Sayang naman at hindi siya nakapasok sa promise. Nakita niya lamang po yun, no? So, itong mga taong to ay naparusahan for doing what they only please, no? Yung gusto lamang nilang ginawa nila kaya sila po ay naparusahan. God only accepts the right things, no? God is pleased when we obey what he said, no? Kung ano sinabi niya, sundin natin at ang Diyos ay matutuwa sa atin, no? At God commanded not to cook on the Sabbath, no? Pero sasabihin mo, eh Brother Nelson, ministry ko 'to, eh, no? Ito lang yung alam kong ministry, magluto pag-araw ng Sabbath. Kinalulong ko po sabihin, ginagawa mo po yung gusto mo lamang at hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos, no? Ang God commanded not to cook on the Sabbaths. Pero sasabihin mo, ang pamilya ko eh gusto ng ano eh masarap na pagkain at mainit, no? No? Pag-araw ng Sabbath. Kinalulungkot ko po sabihin, ginagawa mo lang po yung gusto mo. You're doing what you please and not obeying God, no? God commanded not to cook on the Sabbath. But you say that, merong church project po eh. Feeding program, no? At panakakain yung nangangailangan. Nakapag ano tayo doon, no? Nakapag-share ng salita ng Diyos. Eh, sabi ng Bible, wag magluluto. You're just doing what you please and not obeying God, no? Alam nyo, hindi magko-complicate ang salita ng Diyos sa kanyang mga utos, no? Sabi po sa 1 Samuel 15, verse 22, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog nyo kaysa sa pagsunod nyo sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghandog ng mga taba ng tupa. So, napaka-importante po ang pagsunod sa Diyos, no? Pagsunod sa kung ano ang sinabi niya at ito po ay nakalulugod sa kanya. Hindi yung gusto lang po natin, no? Yung mga bagay na gusto niya pero gusto niya ang pagsunod talaga, no? Kung ano man yung mabuti na ginagawa natin, kung hindi man ito tama sa harap ng Diyos, ito po ay mali, kasalanan sa paningin ng Panginoon, no? At huwag natin ititwist yung kanyang kautusan, no? Yung kautusan ng Diyos para magawa lang natin yung mga bagay na kumbinyente sa atin, ha? Yun ang nagiging problema, no? Yung pagkumbinyat na sa atin, yun na yung
mga taliwas sa mga naisin ng Diyos. Merong kasing araw na tinatawag ng Diyos na preparation day, no? Yun yung sixth day, no? Everyone has a 24 hours of preparation, no? Pwede tayo magluto ng kahit ano, kahit na pinakamasarap na pagkain, iluto nyo para sa pamilya nyo, para sa mga lingkod ng Diyos, no? Sa feeding program on the preparation day, no? Ito po yung kautusan ng Diyos. Magluto ka, ihanda mo sa preparation day. Utos kasi yun, eh, no? At makakapagpatuloy ka pa rin na paglilingkod sa iyong pamilya at sa mga lingkod ng Diyos, no? At sa ibang tao, no? Pwede naman kumain, no? So, hindi na natin babanggitin pa yung kwento ng tungkol sa mana, no? Ng Diyos na binigay sa mga Israelita kung paanong dapat sila mag-gather at magluto before the Sabbath, no? At pag Sabbath, walang pagluluto, no? So, we can serve our families favorite meal on the Sabbath by cooking them on the preparation day, no? There's nothing so satisfying than to please God by obeying His commands, no? God's word should be enough, no? Sapat na sana yung salita ng Diyos para makonvince tayo na gawin natin yung tama, no? So, but again, pwede mo sabihin na, ay, hindi na applicable sa atin yan, noon pa yan, eh, no? At, ano na tayo, modern world na tayo, no? So, kagaya ng napag-aralan natin nakarang Sabbat, Sabbat school natin, yung Book of Deuteronomy, na itong Deuteronomy ay still applicable sa ating kapanahunan. Anyway, dito po pumapasok ang mga writings ni Ellen G. White, no? Our prophetess, no? So, ang tanong, is it a sin to cook during Sabbath, no? According to Ellen G. White's writing, in updated, undated manuscript, page 88, the instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Ulitin natin, should not be disregarded. God meant what He said. And when He gave this instruction, and we shall, who are presenting to the people the claims of the divine law, break that law ourselves merely please the appetite, no? Eh, gusto lang natin yung masarap, eh, no? So tayo po na nagre-represent, presenting to the people, telling the world the claim of to be the remnant church must show our difference from them, no? With regards to obeying God in cooking on the Sabbath, no? Pakita natin na iba tayo, no? Kapag araw ng Sabbath, hindi tayo nagluluto. Sila nagluluto, tayo hindi. Kasi ino-observe natin ang Sabbath, pinaglilingkuran natin ng Diyos, ginagalang natin siya. Sabi ni Ellen G. White, God meant what He said, no? Seryoso ang Diyos, no? No? At ang kautusan ng Diyos ay very reasonable, no? Manuscript. Lipat naman tayo sa manuscript. No? At ito po ay 1897. When the Lord said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath, bake that which ye shall bake today, and boil that which ye shall boil. No? Nakikita natin sa Exodus 16:23 yan. He means that Friday shall be our preparation day in which we are to do all our cooking, no? Ayan. Sabi, the Sabbath is not a day when tidbits shall be prepared or cooked. If it is really essential to have beans on the Sabbath, let them be cooked on Friday and kept warm in the oven. They need no be eaten cold unless prepared, no? Kung gusto mong malamig, kainin mo malamig. Kung gusto mong mainit, iwan mo doon sa oven, no? Ayan, makita natin sa manuscript uli yan, no? So, for her, sa para kay Ellen G. White, Sabbath is not to be a day when tidbits shall be prepared or cooked, no? Hindi po araw ng paghiwa, no? Pagtatalop, hindi
o paghahanda ng iluluto mo. Not so ito po ay dapat nating iwasan, no? Ayaw ng Diyos ng ginagawa natin, no? Ito naman po para sa winter times, no? Cooking on the Sabbath shall be avoided, no? Ulitin. Cooking on the Sabbath shall be avoided, but it is not therefore necessary to eat cold food. Ayan, ayan, mga malalamig kasi winter na. In cold weather, no? Winter, the food prepared the day before should be heated, no? Spiritual Gifts, Volume 3, page 254, no? Para kay Ellen G. White, kapag nag-snow, cold weather, the food prepared the day before, ibig sabihin, the sixth day, could be heated. Pwede mong initin, no? Malamig eh, no? Hindi naman siguro, as far as I'm concerned naman po, hindi nag-snow dito sa Philippines, no? Kaya, hindi po tayo dapat nagluluto ng araw sa Sabbath. I-avoid po natin yun. Isa sa palatandaan, isa sa matanda dito sa church natin na nagkwento sa amin noon na noong araw daw, noong unang panahon ng kanyang mga lola, ay hindi sila nagluluto. E ano nangyari na ngayon? Siguro nagulo na lang ng lumaon dahil merong isang anak o nakita niya yung nanay niya nagluto. Itong anak na to, ginaya yung nanay niya, nag-asawa siya, nagluto na rin, no? No, yung naglutong yon nakita rin ng anak, no? Nagkagaya-gaya, kaya hanggang ngayon nagluto tayo, nagluluto tayo. Nakala natin ay tama. Pero mali na yung sinasabi ng Biblia at ni Ellen G. White na bawal. From the Book of Spiritual Gifts, Volume 3 uli. Pages 253 to 254. Those who neglect, no? Nung nakalimot to prepare for Sabbath on the sixth day and who cook food on the Sabbath violate the fourth commandment. No? Ulit. Those who neglect to prepare for Sabbath on the sixth day and who cook food on the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors, no, of God's law. No? Nilabag nila ang kautusan ng Diyos. Napakalinaw po itong sinasabi ni Ellen G. White, no? For her, cooking on the Sabbath is violation and transgression to God's law, no? Pagpapabaya natin na hindi tayo nakapaghanda ay kasalanan na agad sa Diyos, no? Hindi paghanda sa ika-anim na araw ay kasalanan, no? Huwag ka na lang kumain kapag wala kang handa. So, sa Ministry of Healing, page 307, no? All who are anxious on obeying the Sabbath according to the commandment will not cook any food on the Sabbath, no? No? Kung gusto mong i-glorify ang God sa buhay mo, huwag ka na raw maglutok, no? They will under fear of that God who gave his law on Sinai deny themselves, no? And eat food prepared on the sixth day even if it is not palatable, no? Kahit hindi masarap. God forbade the children of Israel baking and boiling on the Sabbath, no? May kahit hindi. Yung palang may mga takot sa Diyos ay maghahanda ng kanilang pagkain sa Sabbath, sa sixth day, no? Sa ika-anim na araw, no? Sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, mas gugustuhin nilang kumain ng mga bagay na hindi bagong luto, hindi masarap, sabi, not palatable, kesa ma-displease nila ang kanilang creator, no? Kesa magalit ang Diyos, hindi nila tsatsagain nilang kainin ang hindi bagong luto, no? So, itong mga bagay nito ay hindi lang ino-observe sa ating mga bahay, no? But also when we are on the campgrounds, no? Pathfinder camps are not exempted, no? Hindi akin to, kay Ellen G. White, no? So, Sabbath should be a sacred observe on the campgrounds as it is in our home. We should not keep the bustle and excitement around us detract
from its sacred dignity. No cooking should be done on that day, no? So, hindi pa po ako napunta, no, nakasama sa mga Pathfinder camps, no? Kaya hindi ko alam kung paano nila inoobserve ang Sabbath, no? Lalo na sa pag with regards to cooking on that day, no? Pero ang propetisa natin ay binanggit pa rin ito. Ibig sabihin, maaring nagagawa, no? Maaring araw ng Sabbath, dun mo pa ituturo sa yung mga membro, mga Pathfinders, na kung paanong survival na pagluluto, no? Yan po yung mga madalas na ginagawa sa ano. Huwag daw natin gagawin, no? I-avoid daw po natin to dahil banal at sagrado ang pagsamba sa araw ng Sabbath. Bukod po sa sinabi ng Diyos at sinabi ni Ellen G. White, ang SDA General Conference ay merong sariling official statement. Basahin po natin. Preparation on the Sabbath, no? Preparation on the Sabbath is to be observed properly. The entire week should be programmed in such a way that every member will be ready to welcome God's holy day when it arrives, no? Dapat pa daw handa tayo. It means that the adult family members will plan so all household tasks, the buying, pagbili, the preparing of food, the readying of clothes, and all other necessities of everyday life will be completed before sundown Friday, no? Malinaw po sa General Conference to na huwag tayong magluluto, huwag tayong bibili, huwag tayong magpla-plancha ng ating mga damit. Yung mga ginagawa natin sa ordinary everyday life natin, huwag daw natin gagawin after ng sundown Friday, no? Gawin natin to before. Huwag, no? Pag Sabat na. Since cooking was mentioned by Ellen G. White, ha, ng maraming beses, no, sa kanyang maraming references kasi to sa kanyang libro, no, cooking on the Sabbath was a big issue, no, may big issue sa kanya ito, no, dahil big issue to sa Diyos, no, hindi to isang minor thing, death penalty nga po ang gusto ng Diyos, eh, no, para heinous crime baga, kaya wag nating ismulin ang pagluluto ng araw ng Sabbath. Nasa Ten Commandments pa. Kaya, major thing po ito, pag araw ng Sabbath, importante sa Diyos ay dapat importante sa atin, no? Yung General Conference po, isinama ang pagbabawal sa pagbili, no? Ay, at ito'y pinagbabawal ng Diyos, di ba? Makikita natin yan sa Book of Nehemiah. Ironing of clothes, pagpaplantsa, dapat gawin bago magsabat. Ha? Lahat ng bagay ay dapat handa na bago magsabat. Bago mag-sundown Friday sa ating kapanahonan, handa na dapat ang lahat. No? Hindi po ako ang nagpuporbid. No? Hindi po ako nagbabawal sa pagluluto ang araw ng Sabat. Kundi ang Diyos. No? At hindi lang ang Diyos, kinonfirm po ito ng ating propetisa, no? Sa Ellen G. White. At pinagtibay pa ng General Conference na ang pagluluto ng araw ng Sabbath ay violation, transgression sa God's law, no? Sabi nga ni Elder Jim kaninang umaga, natutuwa ba ang Diyos kapag gumagawa tayo ng kasalanan? Siyempre, hindi po, no? So, yung God's restriction are not to be disregarded, no? Huwag nating babaliwalain ang mga pagbabawal ng Diyos. At with all of this that we have heard and read, no? If you still believe some leaders that would say to you that cooking on the Sabbath is still good, no? Pag mayroong nagsabi sa mga leaders na pwede pa rin magluto, acceptable pa rin 'yan sa harap ng Diyos, kahit wala silang pinapresent na biblical support, ito po ay para sa inyo, no? Verse 2 Timothy chapter 4 verse 3.
For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Hindi na raw sila manakikinig sa mga tamang kautos, doktrina, no? Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear, no? Gupunta sila sa mga tao, ng mga nagtuturo na ang tinuturo ay yung gusto lang nilang marinig sa kanilang mga tenga, no? Yung mga kumbinyente sa kanilang mga ginagawa. Ay, dati ko na, tama pala, sabi ni brother, tama ito eh, siya pakikinggan ko. Eh, hindi niya pinakikinggan yung salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos, pinatunayan ni Ellen G. White, eh, ito pa yung General Conference, ayaw mo pa rin paniwalaan. Nasa sayo na po yun, kung sino gusto mo sundin, no? Bilang Kristiyano, syempre tayo po ay sumusunod sa Kristo at sa kanyang mga kautusan, no? A Seventh-day Adventist na tayo sumusunod sa Biblia, sana po tayo po ay guide ng Diyos na hindi natin na ma-break o malabag ang prinsipyo ng Diyos ng rest on the seventh day, no? Yun po yung dalangin ko. Don't desecrate the laws of God. Huwag natin baliwalain ang bagay na ito. Let us worship God every Sabbath by obeying Him and by not cooking before, by cooking before His holy day, no? Huwag tayong maghuluto ng araw ng Sabbat. Sundin po natin ang nais ng Diyos. In that way, God will be pleased with all of us, no? Malulugod po ang Diyos sa atin kapag ginawa po natin yan. Sabi po sa Matthew 6:33, na favorite po ng lahat, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well, no? Isik daw po natin, hanapin natin ang kalooban ng Diyos, no? Ang nais ng Diyos, huwag tayong magluluto pag araw ng Sabat. Ha? Yun po ang kalooban ng Diyos. Alalahanin po natin, tandaan po natin na may pagpapala kapag tayo po ay sumunod sa ating Diyos. Delightful Sabat po sa inyong lahat.